Ilang kaganapan pa nga mga idol sa laban kanina ng Warriors at pati na rin ng Boston Celtics, kung saan itong si Stephen Curry mga idol ay na-injure nga kanina matapos nga siyang madaganan neto ni Al Horford matapos nilang kumuha ng loose ball. Hindi nga sigurado mga idol kung ankle or tuhod ang iniinda neto ni Stephen Curry, pero mga idol sa itsura niya nga ay parang talagang na-injure siya, parang nasaktan nga siya mga idol. Pero luckily mga idol at fortunately ay nakatayo pa naman si Stephen Curry at nakapaglaro sa 4th quarter. Pero nga mga idol, all throughout the 4th quarter ay parang naapektuhan nito si Steph Curry. At nung isang parte pa nga mga idol ay inindi niya ng tondo itong injury niya at umistop nga siya sa paglalaro. Kaya naman mga idol, baka maging cause of concern mga idol ng team ng Golden State Warriors itong nangyari kay Stephen Curry. Pero sana naman mga idol ay hindi ito ganun kalala at maging ready na nga siya by Game 4. Abangan na nga lang natin mga idol ang susunod pang update ng team ng Golden State Warriors. At sa ating next balita naman mga idol, nahuli nga itong si Draymond Green na parang nire-wrestling nga itong si Jason Tatum matapos nga silang mag-agawan sa rebound matapos itong free throw attempt na ito. Panoorin natin mga idol. Ano ba nga daw ang ginagawa nito ni Draymond mga idol ayon sa mga Celtics fan? Parang hindi na nga daw siya naglalaro ng basketball mga idol, parang nakikipag-wrestling na lang daw siya. Pero anyways mga idol, ano bang reaction nyo dito sa play na ito ni Draymond Green? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At pag-usapan nga rin natin mga idol ang naging dahilan ni Green kung bakit nga siya na-fouled out. Tinulak niya nga daw talaga itong si Al Horford on purpose kahit ma-fouled out siya dahil nakita niya nga daw si Stephen Curry kung gano'ng daw kalakas ang kanyang sigaw dahil sa sakit ng madaganan nga neto ni Al Horford. Kaya naman sinangkripisyo na nga daw ni Draymond Green ang kanyang panghuling foul para lang hindi na lalong madaganan ni Horford itong si Stephen Curry at lalong ma-injury. At isa pa ngang balita natin mga idol dito kay Draymond Green, record sa NBA Finals mga idol. Meron kasi siyang kakaibang statistics mga idol. Meron nga siyang 15 points sa first 3 games ng ating NBA Finals ngayon taon. Pero meron din siyang 15 fouls. Parehas nga lang mga idol ang kanyang total points at ng total fouls niya sa last 3 games niya dito sa NBA Finals. At talaga namang very unusual ito para kay Draymond Green. At natanong nga rin siya sa kanyang post-game interview kung ano ba nga daw ang masasabi niya sa kanyang naging performance ngayong Game 3. Ang sagot ni Draymond Green mga idol, ito. At sa ating panghuling balita naman mga idol, ito nga si Stephen A. Smith. Kanina, bago ang laban nga ng Golden State pati na rin ng Boston Celtics, sinabi niyang ibibigay niya nga daw kahit sino pang player sa team ng New York Knicks basta lang ma-trade at makuha nga nila itong si Russell Westbrook from the Lakers. Pinayuhan niya nga ang New York mga idol na kuwanin itong si Russ from the Lakers. Alam naman daw natin na hindi siya fit doon at mas maganda nga daw kung may sariling team itong si Westbrook. At nakita rin din naman natin mga idol kung gaano nga siya naging effective nung nasa team siya ng Washington Wizards. Mas nalalabas nga ni Russell Westbrook ang kanyang tunay na galing kapag nga nasa kamay niya ang bola at hindi siya naglalaro ng off-ball. Kaya naman sinabi na ito ni Stephen A. Smith, ibibigay niya nga kahit sino pang player ng New York Knicks para lang bakuha itong si Westbrook. At yan ang alamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming nga salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!